Buti na lang at meron na rin din kaming nakikitang galunggong. Hindi katulad kahapon na wala talagang mabiling galunggong. Pero medyo pricey yan mga mari kung nakuhang galunggong ng asawa ko. Eto nga pala yung nabili ng asawa ko. Dalawang banyerang galunggong na babae o burot kung tawagin namin kasi nga pula ang buntot. Meron din namang galunggong na babae na hindi naman pula ang buntot. Makikilatis mo naman kung madalas kang bumibili ng isda ang pagkakaiba ng babaeng galunggong sa lalaking galunggong. Ano nga ba ang pagkakaiba ng lalaking galunggong sa babaeng galunggong? Sa itsura pa lang niya, ang lalaking galunggong yung tinatawag nilang biluga na pahaba. Ang babaeng galunggong naman ay yung lapad naman ng katawan. Parang ako, lapad ng katawan, char. Yun nga lang mga mari kung may kamahalan talagang isang banyera ng galunggong ngayon. At sa mga hindi pa nakakaalam, paano nyo malalaman kung mahal ng isda or hindi? Nagdedepende kami kasi niyan sa buwan or panahon. Basta ang tip ko lang sa inyo, kapag tag-init, mura ang isda. Kapag malamig, katulad ngayon, pa-December na, mahal ang isda. At ayan na mga mari ko at nabayaran na ng asawa ko yung dalawang banyerang burot or galunggong na babae. Kapag kaganyan nabayaran mo na ang galunggong na nabili mo, huwag mo nang iiwanan yan. Hahantayin mo na yung batilyo mo para mahila na doon sa sasakyan. So, ayan na mga mari ko at nakalatag na sa aming lamesa. Sa pwesto, ayan na po yung galunggong na nabili ng asawa ko. Diba? Pula ang buntot niya. Sa ngayon, ayan lang po talaga ang aming panindang isda ngayon. Pero okay na po yan kesa wala ho kaming panindang isda. Kailangan namin talaga makapagtinda din araw-araw dahil doon sa mga obligasyon naming panggastusin katulad ng mga baon ng mga bata, pagkain, bigas, or ano pang mga kailangan pang dapat naming bayaran. Sa ngayon kasi ay tinitimbang ng asawa ko kung ilang kilo ang kalalabasan nung nakuha nilang tilapia. Kadalasan kasi dyan sa Nabotas Fishport, ang tilapia dyan ay hindi pare-parehas ang timbang. At para matukoy mo rin kung babae o lalaki ang tilapia, ay ang tinuturo kung may pulang parting buntot at saka doon sa palikpik, yan na yan lalaki. Ang babae naman ay itim na itim. Mas mabili kasi yung tilapyang babae na itim dahil mataba po kasi yung babaeng tilapya. At meron din kami ditong pandaing na bangus. Dagupan din po yan mga madam alat. Hindi po kami nagbebenta ng tabang na bangus dahil hindi naman po mabili yan dito sa lugar namin. Umuwi muna ako mga mariko para bumili ng almusal at makapag-almusal din muna ako. At saka sisilipin ko muna yung bunso ko kung tulog pa o hindi. Kasi kung gising man siya, iisasama ko na naman uli siya doon sa tindahan. So hanggang dito na lang mga mariko. Salamat sa mga nanood. At kung hindi ka pa nakapalo sa aking FB page, baka gusto mo naman ako i-follow or mag-comment or mag-like ka na lang sa video ko. Salamat po!